Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa punong tanggapan ng Pasig Police. Tinututukan nila ang kaso ng Hold Up Slay Case. Dito po, noong isang buwan na ang suspect ay nahuli kamakailan sa Bulacan. March 29 pa nangyari ang pang-hold up at pamaril sa messenger na si Reggie Rodrigo Canilio sa Barangay Kapitolyo, Pasig. Makikita po sa video na ito na papasok na sana siya sa compound ng pinagtatrabahuhang restaurant nang tumumba si Canilio matapos parilin ng mga demotorsiklong salarin at nakawan pa ng bag na may lamang halos 300,000 piso. Namatay sa ospital ang biktima. Galing si Canilio sa isang bangko sa Quezon City kung saan po siya nag-withdraw. At makikita sa CCTV video na nakalap ng Pasig Police na tila minanmanan at sinundan ng mga salarin ng biktima mula po sa bangko. Ang isa sa mga suspect ay nakilalang si Jordan Camargo. Nahuli siya noong Lunes sa Balagtas, Bulacan, pati sina Marlon Matignas at Geoffrey Asahar ng takasan ng checkpoint ng mga pulis sa Bukawi. Ayon sa Bukawi Police, nakatanggap sila ng tip na may ho-holdaping bangko roon ng mga suspect. Na-recover mula sa tatlo ang ilang baril, rifle grenade at tatlong sachet ng hinihinalang shabu. Aminado sa pang-holdap ang tatlo na nasa custodial facility ng Bukawi Police at naharap sa iba't ibang klase ng mga reklamo. Kaugnay po ng balitang yan, pumunta tayo ng update. Makapiling natin live ang hepe ng Pasig City Police, si Police Colonel Rizalito Gapas. Colonel Gapas, magandang hapon. Welcome sa QRT. Una-una, sir, latest po sa sinasagawa ninyong follow-up investigation pagkatapos po ng development sa kaso na ito. Sa ngayon, tinitingnan natin yung maaaring posible pang maging sangkot dahil itong modus na ito ay nangailangan ng kumbaga tipster or spotter doon sa kanilang ginagawang pang-hold up ng mga taong nanggagaling sa bangko o sa mga financial institution na nalalaman nilang mayroong daladalang pera. So, kagaya ng insidente na ito na yung biktima natin ay nag-withdraw ng pera sa bangko from Quezon City and then sinundan papunta dito sa Pasig. Paano na-confirm, Colonel Gapas, na siya po yung suspect din na ng biktima dito po sa Pasig? Sa ating pagsasaliksik, tulong na rin ng ipinalabas sa media, no, nakita ng ating mga operatiba na itong modus ng mga tao na ito is parehas dito sa modus hanggang dito sa Pasig. So, sa simula sa impormasyon na yun, nating inalam ng ating mga operatiba at napag-alaman na nung mahuli itong suspect dito sa Bukawi, ay pareho yung ginamit niyang baseball cap. Pareho yung kanyang t-shirt na ginamit. At positively na identified naman siya nung isa sa ating mga witness. Kaya we're very sure now na ito ay isa doon, siya mismo yung gunman na maril sa biktima nung nangyari dito sa Kapitol. Very briefly, Colonel Gapas, paano yung modus ng grupo na ito? Ang modus ng grupo na ito ay meron silang spotter sa isang may insider sila, maaaring sa kumpanya or sa bangko mismo kung saan nagwi-withdraw yung biktima. Nagpapanggap silang depositor din o kliyente ng bangko. At pag nakakita sila ng merong amount na dala-dala, sinusundan nila ito at sinetsyempohan. In this case, from Quezon City, ay sinundan nila until dito sa Pasig. Yung malayo na yung pero very persistent din sila sa kanilang pagsunod at natsyempohan nila ito dito na mismo sa tapat ng establishment kung saan nagtatrabaho yung biktima. Kaya tinitingnan natin mabuti ang maaari pang ibang maging involved dito sa kaso na to at hopefully matukoy pa natin yung iba pang personalities na involved sa ganitong modus. Ilan pa ho ang hinahanap natin, Colonel Gapas, sir? Hindi natin masabi sa ngayon. Hindi pa natin masabi kung ilan pa. We are speculating na mga ilan na lang itong mga ganitong klaseng dahil itong suspect na to ay galing na ilang beses na itong nakulong na ito sa Quezon City, nakulong na din pala ito sa Pampanga, kung saan doon nabuo itong mga grupo nila sa ganitong klaseng pananambang. Paano nyo ika-classify, Colonel Gapas, itong grupo nila? Itong grupo na ito, hold up robbery group ito na maliit lang siguro itong grupo. Pero so, we're not taking any chances. Dapat talaga malaman natin yung bottom of this.
lumalabas ho, saan nakabase yung operasyon na, sir? Base sa pinagkahulihan sa kanya, Region 3. Uh-huh. Region 3 and NCR yung kanilang ginagalawan. Uh-huh. Paano ho, na-informahan na po ba yung pamilya ng biktima tungkol po sa development ng kaso na ito, maging yung employer, yung pinagtatrabahuhan, no? Yes, well-informed naman sila at nakikipag-cooperate sila sa investigation na ginagawa ng Pasig Police sa kaso na ito, Emil. So may lalo na po ba sa tactical interrogation, sir? O paano po ba? Kayo may hawak ng kaso pero wala sa ating kustodiya? Yes, kasi mayroon siyang kasong inaharap dun sa ano, pero nagtutulungan naman ang mga police units pag ganito. Kagayon itong ganitong insidente, natural nakikipagtulungan yung ating Bukawi Police, yung Bulacan PPO, para ma-share naman sa atin yung mga impormasyon na kanilang nakalap. Yan nga po yung ganda ng meron tayong magandang koordinasyon at nasosolve natin yung ibang kaso sa pamamagitan ng efforts din ng ibang units ng kapulisan. Nakikipagtulungan ba, Colonel Gapas, itong suspect? Nagbigay ho ba ng impormasyon na maaaring maging ugat pa para mahuli yung iba pa nilang mga kasama? Well, kanina nag-express naman siya ng remorse dun sa nagawa niya, at hopefully makipagtulungan pa ito ng mas maigi pa sa atin para maging mas malalim pa yung ating investigasyon sa insidente. Anong background, Colonel Gapas, itong suspect? Ano ang dati niyang trabaho, kung meron man? Ano ho ang nakalinya to, palabas-pasok na to sa kulungan, talagang nakalinya talaga siya sa robbery. Baka meron ko yung tips para sa ating mga kababayan, hindi lang yung mga middle income earners na ating mga kababayan, yes, pati yung mga negosyo po. Dapat yung ating mga kababayan na nag-i-engage sa mga negosyo, maaaring ito ay small business or big business, na dapat maging discreet sa pag-handle ng kanilang mga informations. Yung simplong information kung kailan at saan nag-withdraw ng pera o nag-deposit ng pera, dapat talagang kinukunting lang dun sa talagang pinagtitiwalaan nilang tao. Hindi ito dapat na ibabahagi kung kani-kanino para maging parte ng pag-iingat ng isang business establishment. Colonel Gapas, hindi nyo ba naitanong sa kanya kanina, bakit ito kinailangan pa niyang barilin? Hindi naman, pumalago ba daw yung biktima? Sa CCTV video, parang napakakalmado. Napakakalmado nga. Tsaka hindi naman yun pumalag. Siguro yun yung parte na kung bakit nagsusorry siya, umingi siya ng apology dun sa nagawa niya, dahil although umiwas yung sa CCTV, di ba, hindi niya naman kailangan barilin kasi hindi naman siya inatake nitong ng biktima, ano, wala namang aggression on the part of the victim, pero nagawa niya pa rin yung bagay na yun. Bilang panguli, Hepe, sa Bulacan, ano po ang kaso? At dito po sa Pasig, ano ang kanyang kinakarap na mga kaso? Sa Bulacan, I believe ang unang kaso nila is yung disobedience sa law enforcers dun sa pag-iwas nila sa checkpoint and possession siguro ng possession ng mga illegal na baril at explosive, and then siyempre sa drugs meron din silang kaharapin. Dito sa amin, na robbery with homicide ang kanyang kaharapin. At sa palagay natin, malakas yung ating magiging kaso dahil sa mga development na ito. Mga kapuso, ang hepe ng Pasig City Police, si Police Colonel Rizalito Gapas. Colonel Gapas, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat, Emil.